it's time for your serving of the latest in entertainment, sports, and pop culture. I'm Denise Tan. At ako po si Lord Rivera. Ito pang jumpstart ng weekend mo. Mga kapatid, the roses are red, violets are blue. Ang init sa labas, I don't know what to do. Pero ito po ang afternoon delight. Alright, it is a Friday, TGIF nga. It is the 5th of April. Anong plano mo this weekend, Lord? Ang plano ko ay mag-veg out. Veg? Veg out! Hindi kumain ng gulay, pero parang lantang gulay ka lang. In short, be useless. Ang sarap naman nun. Pero hindi ko magagawa rin. Ako rin, hindi ko rin magagawa. Tinanong mo ako anong plano eh. Okay. Expectations versus reality. But I know Friday is your favorite day of the week. Favorite day kung dire-diretso makapagpahinga sana ng weekend. But of course, Hindi. Busy is always good para sa ating mga nasa industriya. Pero ito, konting pampahappy this Friday afternoon ng ating merienda chicken nuggets. Okay, sabihin nyo, bakit hindi Pinoy yan? Excuse me, universal ang gutom. Ano? Walang mata, walang kulay ang hang. Pero ito, bakit ba natin pinili ang chicken nuggets? Ako may pakana nito eh. Bakit nga ba? Eh kasi yung isang fast food chain, naglabas ang kanilang sariling version ng chicken nuggets. Oo. Pero bakit ngayon lang? Tagal-tagal na ng nuggets. Actually, panapat, ano? Panapat. Sige, meron tayong idea more or less kung yung isang brand na itago natin sa pangalang payaso or clown. Oo. Kung ano lasa niya. Oo. Normaling nuggets kasi. Wala namang lasa talaga yan eh. Mm-mm. So in theory, pwede ka kumuha ng styrofoam at ibabad mo sa sauce nila. Pareho lasa. Okay. Yung isa payaso, yung isa ano? Bubuyog. Hmm. Iban muna natin yung bubuyog ha. Okay. So, meron siyang dalawang klaseng sauce. Rema, ano ba ito? Mukhang ito yung... Parang yan yung... Ito yung sinasabi ko eh. Now, hindi pa nagagawa ang siyensya na pag mali yung ano mo. Mukhang ito yung gravy. Oo. Teka ha, kanya-kanyang panlasa po ito. Opinion lang ang taste test na ito. Sa opinion mo, anong grado niyan? Pwede na. Eh, yung isa tikman mo. Ito yata yung honey mustard. Honey mustard? Bakit mukhang Thousand Island sa akin? Sige nga, pa-taste test nga din. Yan. Ako na-curious ako eh. Yeah. Okay. Mag-double dip pa tayo. Hindi, hinati ko. Pinilas ko, ha? Hindi, wala pa namang ano yun. Okay. This is honey mustard. May spice ng konti. What do you think? Palagay ko, kung papipiliin ako... Parang hindi nasa honey mustard. Parang ano siya? Parang gawa lang sa bahay. Eh. Curious ako sa gravy, kung bagay siya sa gravy. Pwede, actually. Kasi better. Yung may buto na manok, yun gusto ko yun dun sa kanilang gravy. Correct. Ito, hindi masyado, no? So, in terms of sauce, baka dun pa rin ako sa isa. Wink, wink. Disclaimer, again, gaya ng sinabi ni Denise. Ikaw ba inuulam mo yung nuggets? Hindi. Hindi. I like to take it with fries. Wanting kasi science, ano? Okay, habang ina-explore ni Denise, ang history ng chicken nuggets, mga kapatid, ito ay isang resulta ng study ng isang Cornell University professor ni Robert Baker. So, sa paper niya, nag-try siya mag-device ng paraan na fast, literally fast food siya, no? Kunin mo yung elemento, yung skin, ng tanggalin mo yung bones, para mas efficient yung pagkain at pwede mong i-freeze sa bahay. So, 1950s, fast forward. Noong 1990s actually, yung health boom na bumabalik, isa raw ang chicken nuggets sa pinaka-fatty na pagkain na available sa commercial market. But you think we care? No! Ang sarap kaya ng nuggets. Ay nako, at yung panigurado, ang pinakamasaya dito sa handa natin, mga ibang celebrities tulad nila Vice Ganda at nila Ann Curtis. So kung hindi nyo pa nagets yung payaso at saka bubuyog, tapos yung dalawang celebrities na yon, hindi ko na po alam. Pero ano, natry ko yung isang nuggets, tapos dun sa kabilang dip. Ah,
pag iko-cross, ano mo? Cross ko. Pero yung lasa mismo ng nuggets, lang difference yun, no? Yung ano? Yung lasa mismo ng nuggets, without the sauce, may difference ba yung lasa? Lasa with me, wala. Mm-hmm. Ang difference sa akin is nasa texture. Oh, okay. Ano ang mas gusto mong texture? Yung nauna. Talaga? Mm-mm. Bakit? Mas sa akin, may mas crunch. Mas crispy itong ano. Ayun nga. So, hindi, itong naunang naglabas. Ah, okay. Akala ko yung unang tinikman. Oo nga. Eh, alam mo naman itong isa, si Bubuyog, mahilig maglabas mga experimental. Mm-hmm. Oh, pero may isang debate din sa kanila about yung spaghetti. Mm. Kasi dumadami yung fans nung spaghetti ni Clown. Ah, oo, pero ang sikat kasi yung sa Bubuyog. Ano? Pero ngayon daw, dumadami yung fans nung isa. At nung tinry ko, oo nga, lumalaban siya. Kasi dati unang tikim mo pa lang, paliliparin mo na sa kalye. Ngayon, may ganon? Papaliparin mo talaga sa kalye? Yes. Mm. Ayan. Ay, hello pala kay Maria Eva Calao na lagi nanonood daw sa akin. Hello po. Hello, Maria. O sige, dahil nanonood si Maria, daanan na rin natin ang ating mga storya on social media. Sige, baka sige, pwede siyang makisali sa ating chikahan, no? Mm-hmm. Ay, hindi. May malaking sweldo nun sa trabaho niya sa sister. Hindi, makakasama lang natin as we tell them the stories on social media. Ito, on abogado.com, lawyer apologizes for Facebook post about quote-unquote, feeding her being more important than national concerns. Sino nagsabi niyan? So ito na nga yung post on social media. Ito yung sumabog to sa ex, si Regal Oliva. Nakalagay, true story. So I am in Japan. Marco and I took the streets to find a perfect restaurant to eat. We cannot find a menu in English. And if there was one, it was international cuisine. I want to eat Japanese. So I called Yusek and bestie Elaine Batan. Today, she was in the middle of a very important meeting that concerns a sensitive national issue. So nilagay niya pa yung ano no, yung palitan nila sa conversation. Sabi ni Regal Oliva, "Ma, meeting ka." Sumagot si Yusek, very low voice daw. "Yes, ma. This is more important. Wait, I will call you for a recess." So yan naman, nakapaskil naman po on your screens. Tapos pagkatapos daw ng ilang segundo, "Ma, what do you have? You have to teach me how to use Google Translate." Mm-hmm. Nandun daw sila sa Taipei. "And I will be dead today if I get famished. Di ko kasabot hinapon. Ma, you don't know what meeting I had to stop for this," sagot ni Yusek. And then, she proceeded to give her instructions daw. Sabi, "Salamat, now I can eat." A few minutes later, after doing what she taught me, I texted her, "Ma, kabalo na ko mo Google Translate. Kahilakon ko." Alam mo ibig sabihin nun? Hindi. Kabalo, ma, I know na. "Ma, I know how to Google na, naiyak ako." Kahilakon is naiyak. Parang ganun. Pero gusto ko i-correct yung grammar dito eh. "If I get famished." Eto ha, ang nakalagay kasi dito, Elaine replied, "Ha ha ha, feeding you in Japan is more important than matters of national concern." Hashtag? Hashtag Bisaya sa Japan. Oh. So, may problema ka kung mas magaling pa yung nanay mo na gumamit ng Google kasi sa'yo. So, pero itong post na to, hindi na yan madaling hanapin because that was taken down already. Tapos, nag-apologize na itong si Regal Oliva. So, ito naman yung sa apology post niya. No? Sabi niya, "My previous post had been taken out of context primarily because I exaggerated parts of my conversation with a friend. I have been receiving several advices to just take it down as people who do not know the friendship I share with Yusek Elaine Batan is always exaggerated because that is how we are. So let me put this here. I am lucky to have a friend in her, or simply put, I am lucky to have friends who simply make their world stop for me. It was a lapse of judgment that tarnished the integrity of one of the most hardworking, dedicated, and upstanding leaders and persons I know. Apologies to those whose sensibilities I may have caused to erupt. Maybe my true-to-life experience of having the most difficult time in Japan led me to desperately seek help. But sorry, for Elaine will always come on top of mind when it comes to call a friend." Wait, sorry, nalilito ako. Akala ko nanay niya si Elaine. Kasi ma, di ba? Ma, ma, ano lang, tawagan. Parang sis. Anak ng... Oo. O, akala ko pa naman, mas magaling nanay niya sa hindi, ano. Hindi, parang sis, besh, gano'n. Ba't hindi niya ginugal paano, kung paano gumamit ng Google Translate? Ayun na nga, di ba? Tapos merong mga app na pag tinapat, parang gagamit mo yung camera mo, pag tinapat mo,
yung mga kanji na ano, characters, itinatranslate automatically para sa'yo. True. O kaya naman, if you don't have an app, you can always use yung Google mismo. When you go to Google, may makita kayo doon na icon na camera. Mm-hmm. And then pwede mo i-click yon, take a picture. Mm-hmm. You take a photo and then lalabas kung saan siya nakikita. You, parang technically you're searching but you're using a photo of it or a text of it. Oo. So madami namang paraan. Mm-hmm. But I think netizens kasi, I believe netizens were much more bothered sa mga lumabas sa EXA na yung nakasulat sa dulo. Mm-hmm. Na feeding me is more important. More important than national concerns. So parang minamali-maliit lang yung trabaho ng mga tao sa gobyerno. Pero anyway, naglagay siya dito sa kanyang apology post ng picture. Sige, pakita nga natin, Denise. So, Cherry Blossoms Festival. I suppose, nandun ba sila sa Japan para doon? So parang, okay, mga hampas lupang Pinoy, hayaan ko kayong mamatay sa init. Nandito ako ngayon. Ganda-ganda sa malamig, may sakura. Cherry blossom. Mm-hmm. And the true-to-life experience of having the most difficult time in Japan. Kawawa with this naman. Picture. Oh, teka muna. So, naghahanap ba siya ng kakainan noon? Kaya siya... Well, hindi. Naghahanap. Hindi na niya matranslate yung pagkain kasi yung mga menus daw is in Japanese. Tapos kung meron man sila mahanap na menu ng English, international cuisine. So, ang gusto niya, Japanese cuisine. Pero Japanese yung menu. So, nagpapatulong siya. Yun yung kanyang dilema. Sinyalis yun ng universe na huwag ka na pumunta ron. May Tokyo-Tokyo naman dyan sa tabi. Eto. Anyway, ang lesson dito, Denise, ay yan na tinatawag na cyber hanap sakit sa katawan. Hanap sakit sa katawan. Mm-hmm. Ito masakit sa puso para sa mga South Koreans on the Associated Press. South Koreans bid emotional farewell to beloved panda leaving for Japan. So a crowd of people... Japan, or China? For China, sorry. Japan was a story before that. So yung panda, Fu Pao, has been a major attraction at the Everland theme park. Like appearance was on March 3. And there you can see naman sa video, everybody just... You know, they're sad. We will violate human rights. Babanggain namin yung mga bangka ng kapitbahay. Pero, okay, here's a cute panda for you. Oh, cute, di ba? Oh, loan lang yan. So, parang in theory, inuupahan mo yung panda nila. So, yun ang irony dyan. Kung maalala mo, Denise, yung logo ng World Wildlife Fund. Mahalaga mga bagay ito. Okay. Feeling ko para sa maraming tao, ang panda ang spirit animal nila. Bakit? Di ba? Ang spirit. Paano kasi, halimbawa, ang panda ay 10 to 16 hours ng araw niya, sa isang araw niya, wala siyang ginawa kundi kumain. Yes. Kain, literal na kain, tulog. Spirit animal na maraming tao yan. Mm-hmm. Okay, tapos, ang mga panda, buti na lang, hindi napunta ang panda sa concert ng River Maya. Okay. Dahil kumakain siya ng bamboo. Joke lang po. Hindi, pero 99% vegetarian ng diet. Mm. At ito pang isang dahilan kung bakit may extinct sila. Okay. They are notorious at sex. And notoriously bad at sex. Uh-huh. Okay. Ang isang dahilan daw kasi ito, in captivity, medyo hindi sila nakapag-perform. Ang females, nag-heat lang once a year. Yes. Ganyan. Oo. Tapos pag in captivity pa, hindi masyadong nagaan. Pero, so bad at sex, malakas kumain, tulog. Mm. Nanonood ng nagre-response sila to pornography. Mm-hmm. Kung ayaw niyo maniwala, hindi kami magpapakita ng panda porn. Pero ito yung headline ng isang respected British newspaper. Mm-hmm. Pakita natin. Ano ba yun? Ito na nga. Still, panda porn shown in attempt to get two mates. Ay, ito pala. So, yan. Diba? So, katulad ito. Yan. Mm. Lakihan natin ng konti. So, katulad ng sinabi mo kanina, Lord. Hoy, ba't malilakihan? Ayan na nga, Ayan yung, ito yung panda, tapos ito yung TV screen. So, sabi mo nga, yung, they're in heat once a year, and parang 2 to 3 days lang sila technically nagmimate, or fertile, ganyan. Mm-hmm. Tapos, yun nga, they have, not much energy because of their lifestyle, because of their diet. Pero, di ba, ako gusto ko magkaroon ng panda. Oh. Ang cute eh. Gagawin ko lang,
ibibilog ko lang siya kasi itutulak-tulak sa bahay buong araw. Pero parang cute-cute nga talaga. Diba? Oh, maghahabol. Oh. Ito pa, pinakamalupit sa lahat. So, notoriously bad at sex, kain, tulog ang buhay, hindi bumababa ng 40 times a day na siya ay jumijibs. So, sorry na kapag ang panda ay alaga at kailangan nyo, dapat meron siyang sariling toilet. Oo. Tsaka meron talagang nakabantay sa kanya. Nga, ito, fast fact from National Geographic, about 1,850 giant pandas are alive in the wild and about 300 live in captivity as of October 2023. Mm-hmm. So less than 2,000 na nga lang. Ang konti na lang. And that is why we have this, or there is a program like this kung saan ini-encourage yung pandas to mate. Nakakita ka ng panda? Yes. So, anong panda? Kung meron pong may alagang panda dyan, PM is key. PM is key. Ng panda. Ito. Lipat tayo ngayon. Nako, I wonder kung nadaan sa pa-PM-PM to, no? Pero meron on the Philippine Star, Muhammad Ali's Thrilla and Manila Shorts are up for auction. Ano kayang naging usapan nila on PM, on public? Mm-hmm. Yung shorts that was worn by Muhammad Ali in his legendary Thrilla in Manila boxing match are up for grabs dun sa Sotheby's in New York as part of a growing sports memorabilia. And the bids, including the latest, nasa $3.8 million. Maliit pa yan, Denise. Oo. Kung ako bilyonaryo, bibiliin ko yan. Mm-mm. Kasi yung Thrilla in Manila is very historic in many levels. Yes. Okay, ito yung third part nung meron kasing seryeng match-up na ni Joe Frazier, no. Mm. Ito yung third at ginanap yan walang iba, of course, sa Araneta Coliseum. Okay, October 1975 and the Marcos government spent millions and millions para ipakita, kasi parang okay, mga third year na ng Marshall, para ipakita sa buong mundo na uy, okay naman kami dito. Anong sinasabi niyong dictatorship, eklat-eklat? Yun, so, pero isipin mo, Denise, noong panahon na yun, 15 rounds ang boxing matches. Mm-hmm. At the 14th round, pinatigil nung, ang tawag doon, nung corner ni Frazier, yung laban, kasi wala na, durog-durog na yung mata niya. Yes. Pero sabi ni Muhammad Ali, that is the closest I ever got to death, yung laban na yan. Mm-hmm. Tindi. Tignan natin kung gaano pa katindi yung magiging bids. Again, at $3.8 million as of the moment. Pero noong 2006, nagkaroon ng attempt at Thrilla in Manila 2. Mm-hmm. Featuring Manny Pacquiao and some Mexican dude na pinalo. Wala nakakaalala noon. Sorry. Okay, the auction is still up for the pair of shorts hanggang April 12. $3.8 million na as of the moment. So there's 1 week to go. Kaya malamang in a week. Eh, you think they take cards? Ilan ang ipapagawa mo? Sa kamuning. Oh, ito naman talaga ang float like a butterfly, sting what? Like a bee. Ito, from social media to showbiz. Mga Marie, ang daming ganap. Kaya eto na po ang ating Tito Von Bilenario na mahigpit na sinabi sa akin kanina na hindi na ako pwedeng pakantahin ni Denise Tan. Okay? Ang ating entertainment producer who's confidently beautiful pero ayaw kumanta without a heart. Von Bilenario. Von, kamusta? Hi Lloyd, hi Denise, happy Friday, it's TGIF, syempre, pero bago tayo mag-happy weekend, syempre, ibabalita ko na sa inyo yung mga mainit na showbiz news. Syempre, unang-una na nga rin, no? Bukas, inaabangan na talaga ang pasabog ng It Bulaga. Syempre, no? Talagang magsaing na ng maaga yung mga kapatid natin at mga legit double cards dahil sa gagawing National Barangay Day, bukas talaga naman, no, magsasanipwersa, no, yung iba't ibang barangay dito sa Pilipinas, pati na mga legit double cards, para sa pasabog nilang sorpresa sa ating mga kapatid. At syempre, Lord and Dennis, no, bukod dito sa National Barangay Day, inaabangan na rin. Kinumpirma na nga ni Bossing Vic Soto, no, na magiging bisita bukas ang kakambal ni Atasha Mulak na si Andres Mula. Kaya naman kaabang-abang na, no, kung ano yung magiging kilig moment na naman
dahil alam naman natin, no, aminado naman yung isa sa mga legit double cards natin doon na si Raisa May Dizon, na talagang crush niya itong si Andres. So abangan natin, no, kung ano ba yung magiging tuksuhan sa kanila tomorrow sa It Bulaga. Yan, Lord and Denise. Ay, sorry, Von. Oo. Sorry, nawalan kami ng kilig eh, kasi nasa nabalitaan namin. Pero abangan dapat ang mga kapatid natin. Pero bukas din ba simula ng isang noontime show, Von? Oo, yung isang noontime show magsisimula na rin sa isang network, no, sa kabilang network. So tapatan talaga to ng mga noontime show bukas. Abangan natin, no, dahil mukhang first time to in so many years na talagang magbabakbakan yung dalawang considered as ano, no, biggest noontime show ngayon sa Pilipinas. So abangan talaga natin yung pagsisimula ng bakbakan na yan, ang totoong bakbakan ng mga noontime show sa local television. Lord and Denise. At ito ay sa ibang channel na dating kakumpetensya mapapanood. Correct. Kaya yan yung mga inaabangan din ng mga ano, no, ng mga TV enthusiasts na maituturing. Talaga namang ito yung bakbakan ng mga noontime shows. And speaking of ano, no, programa, syempre bukod sa ano, no, sa National Barangay Day at pagbisita ni Andres Mulak sa It Bulaga, syempre aabangan din yung mga bagong kapatid shows simula bukas. Unang-una na nga riyan, no, ang bagong programa ng ating bagong kapatid na si Mark Logan. Ito ang Top 5 Kwentong Mark Logan. So magsisimula na nga yan bukas, no, 6:15 pagkatapos ng Frontline Pilipinas Weekend. At syempre, oh, aabangan dito yung iba't ibang human stories, iba't ibang fan videos na talaga naman isa sa mga kinikilalang boses sa larangan ng television at radyo na si Mark Logan. At syempre, pagdating naman no, sa Linggo, sa April 7, ang kapatid mo, Idol Raffy Tulfo. So, syempre, aabangan dito yung bagong programa ni Idol Raffy Tulfo. No? This is a mix of news magazine and public service. Kaya Linggo-linggo, abangan kung ano yung mga pasabog na pagtulong na gagawin ni Senator Raffy Tulfo sa bawat storya na ipapakita at ipapalabas nga rito sa kanyang bagong public service program. Yan, Lord and Denise. Nagkaroon din dati ng medyo short-lived lang. Parang dramatized versions ng ibang Raffy Tulfo cases. At sayang, sana magkaroon ng dramatized version. Yung pinapanood ko sa'yo na dalawang episodes, Denise. Okay. Ano nga? Yung Solian. Solian, tsaka oo. Si Colonel. Tsaka si Colonel. Mm-hmm. Naloka ako panood na lang ako. Oo. Hirap na i-identify ng emotions ko nung pinapanood ko yung mga videos na yun. Pero, Von, pasabog, no, yung minention mo. Alam ko, meron din mga pasabog for the concerts. Meron nata tayong mga inaabangan. Yes, ito na, marami tayong aabangang events and concerts this coming weekend. Siyempre, unang-una na nga riyan, no, yung Clark Aurora Music Festival na magsisimula na bukas. The two-day event ito, no, sa Clark, Pampanga. Mga pasabog yung mga performers dyan na riyan ng SB19, December Avenue, si Larico Blanco, ang parokya ni Edgar. So, bukod sa mga performance ng ilan sa mga hit OPM stars and OPM artists, eh magpapasiklaban din siya ng ano, no, ng iba't ibang ano tawag dito, balloon festival. Magkakaroon din siya ng mga ano, no, ng exhibit ng iba't ibang hot air balloon. So bukod sa hot air balloon, music and food, yan yung mga abangan ng mga kapatid natin sa Clark Aurora Music Festival sa April 6 at sa 7. And syempre, sa mga K-pop fans naman dyan, no, kaabang-abang din yung fan event ng isa sa mga hit K-pop group na BTOB na gaganapin yan sa Mall of Asia Arena sa Linggo. So, ano yun, yung mga K-pop fans dyan, dudumugin talaga yung Our Dream Fan Event na yan ng BTOB sa MOA Arena. At syempre, ang ano, no, yung mga old school naman dyan, yung mga ano lang, mga feel-good fans naman dyan ni James Taylor, kaabang-abang rin ng kanyang concert this coming Monday sa ano rin, sa Mall of Asia Arena. So, sa mga feel-good, ano, mga feel-good listeners dyan, yan yung mga aabangan. At syempre, mamaya,
ito na i-cover natin, no, official announcement na ng mga official candidates sa 60th anniversary ng Binibining Pilipinas. So gaganapin yan mamaya sa New Frontier Theater. So sino ba yung mga front runner dyan? Sino ba yung mga napipisil na magiging next Binibining Pilipinas queens? So yan yung aabangan natin mamaya sa New Frontier Theater mamayang around 5 or 6 ng gabi. Lord and Denise? Yvonne, since ayaw mo kumanta, iniisip ni pinag-usapan na Denise kung paano ipipresent. Halimbawa, ako, ayun, tingnan mo, sakto na yan. Ganda naman your smiling face, Von. Alam mo na yan. Alam mo ba yung kantang yon? Naalo. You're smiling. Whenever I see your smiling face. James Taylor. Yeah, no? Hindi ko memorize. Ay! So, may pa-special. You've got a friend. Oo, you've got a friend. Go. Ni James Taylor. Wait, i-check natin yung ano, yung lyrics. When you're down and troubled, and you need the helping James hand. James Taylor. Ayan. Mm-hmm. Naku, mukhang mapapanood ako nito, no? Kasi syempre, fan tayo ng mga feel-good music. Oo. So, Von, habang sinesearch mo yan, Von, ano, info lang. Magko-concert dapat yan years ago. Pero dahil sa ngayong nababalita mga AJK, hindi tumuloy si James Taylor. At for the first time in his life, nakatikim ng trolling Filipino style si James Taylor galing sa mga, sabihin natin na yung mga fans ni James Taylor, galit na galit. Pero may mga fists doon sa kanilang mga comments. Oh, Von! Okay. Kunyari, presenting, okay, from Mandaluyong City. One night only. Ito na. You just call out my name and you know wherever I am. I'll come running to see you again. Yee-hoo! Winter, spring, summer, or fall. All you have to do is call, and I'll be there. You've got a friend. Yes! Taray naman talaga. Bigyan ko na kayo, Lord. Sabi ng abay. Akala ko puputulin, pero no. Akala ko niloloko lang ako ni Von kanina. Von, thank you very much for that wonderful piece of singing. Talent portion lang yun. Sorry, medyo paus-paus pa ako. Nakas condition yung vocal cords. Thank you, Von. So, abangan nyo next week. At mukhang madidiligan ang kalupuan. Datuyong tuyo na sa initan. Alright, thank you. Tito Von Milenario, maraming salamat. Happy thank weekend. Thank you, guys. Okay, time out muna. Maraming pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang show na ito pagkatapos po namin tirahin yung ilang nuggets. Magbabalik pong Afternoon Delight.
Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord Rivera, kasama po ang babaeng hinding-hindi pa extinct, si Miss Denise Tan. Hopefully, matagal pa ang extinction ko, no? Pero habang ako po ay nandito pa, let's have a quick rundown of some stories on One News. Travelers at the NAIS Terminal 3 will experience more power interruptions until May 28th. These are in T3's open and multi-level parking, substations in the south and north concourses, and the main substation. The airport management said there will be maintenance activities until next month, but assures that flights won't be affected. Agriculture Secretary Francisco Laurel Chu says there will be no cheaper rice over the next 2 months. This is mainly because of India's importation ban continuing to pull up prices of the staple. At the moment, a kilo of rice sells for 49 to 60 pesos. Meantime, inflation climbed to 3.7% in March from 3.4% in February. Food and non-alcoholic beverages, transport, restaurants, and accommodation services were the main contributors to the recent rate of prices. And have you filed your leaves yet? Malacañang has declared April 10 a holiday nationwide in observance of the Eid al-Fitr or the Feast of Ramadan. April 9 is also a regular holiday to mark the Day of Valor or Araw ng Kagitingan. Next week din, Denise, no? Yung file ng leave na yun, walang effect sa atin yan. Mukhang mas magiging mabigat ang traffic sa ilang primary roads sa Maynila. Ang dahilan, hulaan ninyo. Yung the usual? The usual. Kaliwat ka ng road repairs. May nakahandang solusyon kaya sa inaasahang mabigat na daloy ng traffic. Nako, ay sasagutin po yan ng ating News 5 correspondent, Mon Gualvez. Higit 10 kalsada pa ang kukumpunihin ng Department of Public Works and Highways. Simula mamayang alas 11 ng gabi ang road repair sa bahagi ng north at southbound ng EDSA Mandaluyong. Meron din sa Ross Boulevard sa bahagi ng Pasay at Maynila. Hindi raw ordinaryong re-blocking ang gagawin kaya tatagal ng 5 buwan ang pagkukumpuni. Ini-improve po natin talaga ng buo yung buong stretch ng Ross Boulevard kasi daanan po yun ang malalaking truck. May aayusin din kalsara sa Quezon City na tatagal naman hanggang sa susunod na linggo. Ayon sa DPWH, muli ring kukumpunihin ang southbound lane ng Kamuning Flyover bilang paghahanda sakaling lumindol. Uunahin ang outermost lane at pagkatapos ang innermost lane naman na dinaraanan ng mga bus. 1980s pa rin kasi tinayo ang tulay na ito. Rumurupok na po siya. Kaya ito pong proyektong ito ay para mas mapalakas po ang, mas mapaigting po ang flyover na ito para sa safety na rin po ng ating mga motorista. Tatagal ng 3 linggo ang pagpapagawa sa Kamuning Flyover na magsisimula sa April 25. Taong 2022, una na itong isinara at kinumpuni ng 1 buwan. Sa mga expressway naman, pinag-aaralan ang tikitan at pagmultahin ng mga motoristang dumaraan sa tollways nang wala o kulang ang load ng mga RFID. Kasunod ito ng katakot-takot na traffic sa NLEX noong Miyerkules Santo. Bukod sa kumapal ang volume ng sasakyan na umabot ng higit 80,000, 5,000 pa rito ay kulang ang load at 5,000 rin ang depektibo naman ng RFID sticker. Kaya natagalan sa pila ang mga sasakyan. Pag-uusapan pa raw ang detalye kung magkano ang ipapataw ng multa rito. Kinausap na rin doon ng Kongreso ang DPWH sa paglalagay ng mga signages para abisuhan ng mga motoristang walang sapat na load sa RFID. Umaasa ang Toll Regulatory Board na pagsapit ng Hunyo, ipatutupad na ang cashless o contactless program sa lahat ng tollways. Dahil sa problema sa heavy traffic, inutusan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya na magsumite ng rekomendasyon kung paano makakapag-adjust ang kanilang mga opisina at maayos ang kanilang work environment. The President really wants is a comprehensive, holistic approach to solving the traffic problem. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.
Now, moving on, the Cultural Center of the Philippines will celebrate the centennial anniversary of the Balagtasan with Baraptasan 2024. That's tomorrow, April 6, 2 p.m. at Rizal Park Open Air Auditorium in Manila. Mm-hmm. The Baraptasan 2024 Grand Finals will happen on the same day. It will feature 10 groups of finalists who will battle it out in a modern showdown of skillful world play. Mm-hmm. There's no entrance fee, so everyone can watch. Oh, 2024 ang centennial ng Balagtasan. So, 100 years anibersaryo ng kauna-unahang debate in verse. Pero ito, paglilinaw lang, Denise, marami nag-aakala na si Balagtas ang nag-imbento ng Balagtasan. Oh. No. Si Balagtas, 1862 pa namatay. Ang unang-unang Balagtasan ay nangyari ng 1924. Starring, okay, si Florentino Colliantes versus yung tinuturing na superstar, talagang rockstar ng Balagtasan noon, si Jose Corazon de Jesus, alias Joseng Batute. Okay, si Jose Corazon de Jesus ay super iconic siya na panahon na ang tula ay bahagi pa ng mainstream entertainment, pero yung patula, ang pagtula mismo, no, ay bahagi ng consciousness ng tao. Mm-mm. At nung namatay si Jose Corazon de Jesus, noong 1937 ba yun, 32. Mm-mm. Aba, yung kanyang libing sa North Cemetery, nag-flood yung mga tao. Mm-mm. To mourn. Ganun siya katindi. At lumalabas pa siya sa pelikula. Yun, after nga ni Jose Corazon de Jesus, who was the finest master of the genre, he was followed by Balagtasistas, Emilio Mar Antonio, and Crescenciano Marquez, who also became king of the Balagtasan in their own time. Oo, kung tutuusin, alam mo, Denise, lumalabas pa sa pelikula yan, si Jose Corazon de Jesus. Mm-hmm. At ito pa, yung kantang bayan ko, paborito ng mga nagra-rally, ang letra nun ay si Jose Corazon de Jesus. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya ang guest natin today, nako, ito ba'y sumabak na sa Balagtasan? Mm. Nako. Pero ewan ko, malamang. Kasi, at sigurado ko, dudurugin yan kasama ang puso ng maraming kababaihan. Kasi, ang tawag sa kanya, prinsipeng Makata. Nako, Denise. Nako. Sorry, pero bawal ma-in love. Teka, kakapit muna. Kapit ka muna. Kapit muna. Oy, ito'y kaibigan natin. Kasama natin sa programa dati. Matagal na. Okay, kasama po natin mga kapatid. Ang isa sa mga Hall of Famers ng talentadong Pinoy, si Ferdinand Clemente, a.k.a. Prinsipe Makata o Makata Tawanan. Idol, magandang hapon sa'yo. Ayan, ako, magandang hapon, Idol. At siyempre, si Denise, sa aking babaeng nakikita na gusto ko namang maka-eyeball. Teka lang, nakakapit pa ako. Baka bigla akong mahatak dyan eh. Ako, alam mo, medyo... Ferdy, bakit naman gano'n ang paghirit mo kay Denise? Walang tugma at sukat ang... Ay, teka. O, sige, one more chance. Okay, kapit pa, Denise. Okay. Kapit pa ako ulit. Go. Okay, kunyari pa, pakilala ko kayo. Denise, si Ferdy. Ferdy, si Denise. Magandang hapon, Ginoo. Pinababatid ko na ako'y nagagalak na makilala ang isang babaeng ang ganda ay hindi napapanis at ang kalooban ay ubod ng linis. Magandang hapon sa iyo, aking prinsesa Denise. Yo, di ba? Gusto ko mahulog sa upuan ko. Patay, yari na. Oo. Okay, Ferdy. Okay, salamat sa oras mo. Alam ko ikaw ngayon ay nasa isang lalawigan. Ang aktibidad sa mga dyan ay bahagi ng Abril bilang buwan ng panitikan. Ito po ay isang pagdiriwang po dito ng kapiyastahan sa bayan ng Indang, isang barangay, kung saan kapag tayong inimbita, naipaparanas natin yung tradisyon ng pagtula at na talaga naman pong natutuwa tayo dahil kahit pa paano, nagiging isa tayong sandata para maipaglaban pa rin natin, Idol Lord, yung ating gustong buhatin. Isang nalulunod na kultura at gusto nating sagipin at sa pamamagitan ng ating ginagawa. Maghawak ng mikropono, nagtutugma sa dulo ang ating mga sinasabi sa mga tao. Muli nating nabubuhay ang kultura ng mga Pilipino.
Nako, yari na naman si Denise sa mga ganyang hinitan mo. Oo nga, Freddy. Eh, natutuwa pa naman ako sa... Akala ko, bubuhatin natin, Freddy ay yung bangko, sariling bangko. Pero, okay, marami kasing natuwa dito sa paglabas ni Makata at yung na-penetrating mainstream. Kasi pinakita na once and for all, marami pwedeng gawin ng Pilipino maliban sa pagganta at pagsayaw. Mm-hmm. At pag... Ito ay isang skill na napakahirap. Pero siguro, Freddy, marami lang nagtatanong, paano ba nagsimula ang ganyang talento mo? Okay, sa Bulacan ito galing kasi si Freddy, ano? Pakwento naman. Okay, ay the Lord, Miss Denise. Ako po ay mula sa lahi ng mga tumutula talaga ng araw, yung aking mga lolo at yung aking mga tiyuhin, nagpuputong sa mga reyna. At ito naman yung namanan ng aking ama, bagamat yung aking ama ay no read, no write. Nakakabisan niya yung naririnig naman niya sa mga tiyuhin niya at yung ako ay ipinanganak. Ang iyak ko noon ay uha, uha, uha. At nung ako ay 3 taon na, tinuturuan na ako ng amang ko, tahiga ka mo sa bubong, sa yero, katingin sa mga bituin. At yung mga tula na itinuro niya, ay siya kong ipineperform sa mga inuman at doon pa lang, natutuwa na yung mga tao. Pero hindi ko sukat akalain na magkakaroon ng isang kompetisyon sa TV5 kung saan doon ako pwedeng manalo at mapansin na ang isang pagtula pala ay dapat na ipagmalaking talento. Mm-hmm, di ba? Tine-take for granted minsan sa household mo, pero hindi mo alam, skill talaga siya. Mm-hmm. Okay, uso pa ba? Maraming nagtataka siguro, Freddy, ang tula sa mga panahong ito. Lalong nauuso, idol, ang mga tao ngayon ay gusto ng mga hugot songs. At bago naman yung hugot songs na maging epektibo, kailangan muna nating bitawan ng mga linyang nagra-rhyme sa dulo. Katulad ng aking payo, kasundin nyo lamang ang inyong hilik dito sa daigdig. At sa maling akala ay huwag kayong padadaig. Ako nga dati akala ko masakit ng maputulan ng kuryente, internet at tubig. Pero mas masakit palang maputulan ng pag-ibig. Boom! Okay, papayipayan ko na si Denise, ha? Natutunaw na ako. Oh. Pero Ferdy, tanong ko lang, kasi nga, syempre, it's good na nakikita, na feature yung ganyang klaseng talento. Pero paano siya pwedeng isabay ngayon sa generation na to na lahat online, lahat social media, lahat sumasayaw, kumakanta, alam mo yon, nakikisabay lang din sa mga usong kanta, yun din yung mga pinoperform. Paano sasagipin yung sinasabi mong kultura na yan? Kailangan po, Miss Denise, sa pamamagitan po ng mga programang atin ang nakasanayan, ang akin nga po sanang hiling sa gobyerno, wine-welcome natin yung mga foreign performers sa ating bansa. Pero sana, para naman sila ay masanay din doon sa ating kulturang nakasanayan, bago sana sila mag-perform kung sa Philippine Arena o Smart Araneta man yan. Sana po, maipakilala sila ng isang paraang patula ng maraming Makata dito sa ating bansa. Para maramdaman nila na sa dami ng kanilang pinuntahan, dito sila nakaramdam ng kakaibang pagpapakilala gamit ang mga tumutugmang mga salita. At maaring bago sila naman paalisin, sila naman ang mag-iwan ng isang saknong na talaga namang tatatak din sa kanilang mga tagahanga dito at bilang pagkilala na rin na sila ay nakaranas ng pambihirang saya at kwento sa bansang Pilipinas. Correct. Ferdy, sa mga nais, siguro sa mga first time ka lang mapapanood ngayon o makikilala, saan nila maaring puntahan ang Ferdy Clemente, aka Makata Tawanan? May mga website or mga Facebook page ka ba or kung anong social media na maaaring puntahan? Ayan, maraming salamat po, Idol Rude. Ang akin pong TikTok account para doon yung makita yung aking mga pagtula-tula ay Prinsipe Makata. Paki-search na lamang po. Sa Facebook naman po, Prinsip Makata. P-R-I-N-S-I-P Makata. Mm-hmm. At syempre po, talaga naman pong ako ay isang taong nanliligaw side by side. Pero para ang iyong ligawan o i-court sa isang side ay better, humanap ka ng isang magaling na courtside reporter. At ang pangalan na hindi malilimutan, Miss Denise Tan. Pretty, mamamatay na sa kilig to. Ay, naku, wala ba tayong break? Birds, asan na yung sombrero mo? Isa lakot mo, nasa na?
Eh, nandun sa aking tinutuluyang resort, Idol. Kaya mamaya, suot ko yun dito sa Indang Cavite. Kagabi sa Calamba, Laguna naman tayo. Uy, abangan nyo siya dyan. Kung saan doon ang bayan ng ating dakilang pambansang bayani na tumutula din. Oo. Okay, Ferds, bukas saan ka? Kunyari may mga taga dyan na nanonood ngayon. Bukas saan ang performance mo? Mamaya po ay sa Indang. Bukas naman po ay sa lungsod ng Meycauayan. Yeah. At ako, Idol Lord, tungkol naman sa baligtasan, tayo po ay nakagawa ng isang baligtasan na pinerform naman ng mga estudyante sa New Zealand. Dapat ako ay darating doon, Idol Lord, dahil naimbitahan tayo. Ako, ito nga lang yung pinakamalaking epekto sa akin nung pandemic natin, nung 2021. Hindi ako natuloy doon. Pero sa darating na panahon, sana ako'y pahintulutan at sana'y kasama ko si Miss Dennis Tan. Booyah! Mic drop! Alright. Maraming salamat. Oh, ikaw na magpaalam sa kanya, Dennis Tan. Okay, maraming salamat, Ferdinand Clemente, a.k.a. Prinsipe Makata. Maraming salamat. Wala pong anuman isang babaeng mas maganda pa kay Wonder Woman. May pahabol ka pa talaga. Grabe, natutunaw na talaga. Salamat sa'yo, Ferdy. Okay, may TikTok account po. Sinabi niya po kanina yan. Oo. Mm-hmm. Ngayon, kung kayo po ay nagagalak, version ko to, kung kayo po ay nagagalak, huwag mag-alala, tuloy-tuloy ang halakhak hanggang alas 3 pa po tayo ng ngayong hapon dito sa Afternoon Delight. Kaya dyan lang kayo. Keep it here on One News. April 5th, 1986. A bombing at a disco in what's then West Berlin kills an American soldier and a Turkish woman. The U.S. retaliates more than a week later with an air raid on Libya, narrowly missing its leader Muammar Gaddafi. 1964. Old soldiers never die. They just fade away. General Douglas MacArthur dies in Washington at age 84. MacArthur led U.S. forces in the Pacific during World War II and the Korean War, also overseeing the occupation of Japan. 1856. Booker T. Washington, the African-American educator who founded the Tuskegee Institute, is born in Franklin County, Virginia. 1972. Reclusive billionaire Howard Hughes dies at age 72 while being flown from Acapulco, Mexico to Houston to seek medical treatment. 1984. Kareem Abdul-Jabbar becomes the highest scoring player in NBA history, a record which he holds to this day. And 2006. Sometimes I think change is a good thing. Katie Couric says she's leaving NBC's Today Show to become anchor of the CBS Evening News. She's the first woman hired to be the solo anchor of a network evening newscast. Today in history, April 5th, Mike Gracia, The Associated Press. We're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman ang inyong lingkod, Lord Rivera. Wala talagang pera. Gandang lalaki lang ang puhunan sa trabahong mainitan. At katabi naman ay maganda. Okay. Kala ko, mainitan at pang malakasan. Okay, mag-ingat po tayong lahat sa mga
pabalagtasan ni Lord, pero hindi lang po dyan, sa pag-add to cart na rin ng mga nakikita nating gamot sa internet. Bakit? Ha? Bakit? Dahil may mga scammer that are using artificial intelligence o yung tinatawag na AI to create fake videos of well-known doctors promoting shady medical products online. Here's Mobile Journo, Francis Orsho. Nakabili ka na ba ng health products online dahil pre-promote ng isang doktor? Sure ka bang legit yan? Sa lumalawa kasing gamit ng artificial intelligence, nagagamit na rin yan para mambudol. Para sa may sakit sa puso, uminom nitong CoQ10 with selenium. May napansin ba kayo? Nag-crowdsource kami ng ilang mga taong gustong mag-share ng kwento nila tungkol sa topical cream na ito. For e dito, hindi ba parang may kakaiba sa pananalita ni Doc? Kung hindi bubusisiin ang video, mukhang simpleng pag-promote lang naman ni Doc ng mga gamot. Pero ang hindi alam ng iba, fake pala yan. Isa si Dr. Dex Makalintal sa mga content creator health professionals na nagagamit na ang mukha at boses sa false advertisement sa tulong ng artificial intelligence. Ang nakakabahala pa rito, marami ang nabibiktima at nahuhulog sa patibong ng mga scammers. May mga followers akong nag-o-order. Tapos siya tanong ako, kailan po darating yung order ko? Sabi, anong order? Ang sister raw ng mga scammer, binablock ang mga content creators para hindi makita ang kanilang budol advertisement. Kaya si Doc, sa tatay niya pa ito nalaman. Tinatawag naman na neurogenic cream ang isa sa mga peking pinopromote ng mga scammer. Sabi sa video, for pain reliever daw yan. Ang isa pang gamot ay tinatawag namang CoQ10 with selenium. Pero paglilinaw ni Doc Dex, wala siyang ini-endorsong ganyang mga gamot. Pangamba niya tuloy ngayon, baka magamit pa ang kanyang mukha at boses sa tulong ng AI sa iba pang mga bagay tulad ng eleksyon. Mahigit 1 million pa naman ang followers niya sa social media. And another problem is, kung makikita mo, kung ako ginamit dito, baka sa susunod, ano bang susunod na event sa Pilipinas? Eleksyon. Paano kung gamitin ang mukha ko na sinasabi, ini-endorso ko itong kandidatong to? Hindi patukoy ni Doc Dex kung sino ang nasa likod ng paggawa ng peking ad. Pero aminado ang Scamwatch Pilipinas co-founder na si Giselle De Guzman na kulang ang mga batas at regulasyon sa Pilipinas sa paggamit ng AI. Kaya nagagamit ito sa mga krimen. Payo niya sa mga madalas mag-avail na mga produkto at serbisyo online. Ito yung pinaka-importante magduda. Hindi lahat ng nakikita nyo, totoo, kailangan maging mapanuri talaga yung mga kababayan natin at i-report nila kung hindi totoo. Una na rin nagbabala ang Food and Drug Administration na mag-ingat ang publiko at maging mapanuri sa mga binibiling gamot online. Sabi nila dati, to see is to believe. Pero sa panahon ngayon ng AI, mas mabuti nang mag-think before you click. Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita. Yan ang sinasabi natin. Mag-ingat lagi. Nakakatakot yung AI, ano? Oo. Mm-hmm. Pero pag may nakita kayo, nakamukha ako na nagpo-promote ng gamot, tandaan na hindi ako doktor. Hindi, baka pwede rin yung i-double check, ano? Kung meron kayong nakita online na interesado kayo sa isang gamot, baka pwede silang dumaan sa isang pharmacy just to double check also kung ano nga ba yung visa nun. Kumpara na rin yung mga presyo. Oo, kung FDA approved as well. Oo, marami namang paraan na pwedeng gawin. Correct. So gamot, delikado yan. At sa mga darating ng eleksyon, delikado rin yan. Kasi minsan yung mga political people in power, kung namamanipulate rin yung mga words, my God. So talagang papunta na tayo talaga sa isang dystopia na digital. At we say praise to our robot overlords. Ito, papunta na rin tayo kung saan tayo nagsimula. At dahil nagsimula tayo dun sa chicken nuggets kanina, panindigan na natin. Kaya ito naman ang recipe para sa fried chicken. Uy, really? Alam nyo bang may Facebook group ang mga Pinoy para dyan? Ang mga detalye sa report ni Mojo Kyle Makantad. Ang recipe, madalas sinisikreto yan. Lalo na kung pinagkakakitaan. Pero isang community sa FB na ating nakita, walang tinatagong 11 herbs and spices at ultimo proseso sa pagluto ng ipinagmamalaki nilang fried chicken, sinishare nila. Malutong, malasa at mura. Yan ang ilan sa mga dahilan kung bakit tayong mga Pinoy ang hilig sa fried chicken. Pero ngayong nagtataasan ang mga bilihin, nagmamahalan din ang presyo sa mga kainan. At dahil likas na madiskarte ang mga Pinoy, isang Facebook community ang nabuo sa pag-achieve ng perfect fried chicken. Mula sa recipe, proseso ng pagluluto,
hanggang sa pagpepresyo. Nagtutulungan ang nasa higit 300,000 members nito. Only guide, only tanong, basta willing matuto. Parate naman po mga ka-fried chicken. Okay na po ba ang price na 55 to 85 pesos? Ang dating OFW na si Jason, 6 years nagtrabaho sa Saudi, pero nang matapos ang kanyang kontrata, umuwi na siya sa Pinas at naisipang sumabak sa napapanood at nakikita lang din niya noong fried chicken business. 5 months po ako naglalako niyan. Nagtsagaan ko na din po muna yung sa mga bahay-bahay. Tapos yung mga feedback ng mga kapitbahay namin, kung ano pang kulang sa timpla ko, sa texture, hanggang sa mas na-improve ko pa po ng maigi. Ang fried chicken ni Jason, mura na with gravy pa. 25 pesos lang per piece. At dahil patok na patok ito sa mga kababayan niya sa Cagayan de Oro mula sa paglalako, nakapagtayo na siya ng 4 stalls. Kahit stable ng kanyang kita, masipag at generous pa rin si Jason sa pag-share kung paano ba ma-achieve ang pinagkakakitaang perfect fried chicken. Para po marami po pong makaalam at magka-negosyo ng fried chicken para po makatulong sa hirap ng buhay ngayon. Kapag minimum wage ka lang po, talagang mahirap po. Hindi po makarawas yung pamilya mo. Inspirasyon sa marami ang mga tulad ni Jason na hindi basta-bastang sumusuko sa kanyang mga pangarap. Pero mas kahanga-hanga ang katangian niyang patuloy ang pagtulong sa kapwa upang makaahon. Mobile Journal, Kayla Magantan, hatid ang mukha ng balita. In doubt, fried chicken. Ang mga bata, ang favorite food lagi. Fried chicken. Relate din ako dyan. Everything tastes like chicken. Hello, Sir Jovi Francisco. May opinion siya kanina about pero, okay, so oras natin mga kapatid. Nako, Denise, maraming malulungkot dahil patapos na ang programa. At ikaw, simula pa lang ng trabaho mo. I know. Okay, kung kahapon, tagapag-asa ang kausap natin, isang astronomer. May nakikita siya sa kalangitan ng mga bituin at mga planeta. Oh. Tayo, laging meron. Ito na po ang I Saw the Signs. Nag-umpisa sa manok, tapusin natin sa manok. Okay, ito. Denise, ano yan? KFC. Ang ibig sabihin ay? Canto Fried Chicken. Mm-hmm. Di ba may kanta niyan? Ano? Canto. Hindi na ako umabot. Canto yun eh. With gravy in case you missed the point. Okay. Pero gusto ko yung mga yan. Yung mga fried chicken sakali, na-master na nila yan eh. Pag nakakita ko na may ganyan malapit sa... Anong gusto mo? The crispiness of the balat or ano, malasa? Oo, kasama yun. Tapos, ang isang binibilihan ko na malapit sa UP ay, alam mong binabad ng minarinig na matagal sa kalamansi yung loob ng chicken meat. Opo, ito naman, next. Ito. Ay, ano ba yan? Dina Fresh Chicken. Nako. Okay. Ang fresh chicken store na pag-aari ni Dina. Unfortunate choice of name in that Oo context. Nga eh. Mm-hmm. Next. Denise, hinga ka muna bago mo basahin yan. It is Tang Inasal. Tang Inasal. Islang natin hanggang slang na kaya. Okay, dapat islang talaga tang, dahil kung hindi. Tang Inasal. Inasal. Tama, Inasal. Hindi, kaya lang yung break dapat yung gitna ng tang eh. Takot me eh. Oh, buti na lang hindi mo baso dyan ay tang Inasal, di ba? Okay, so ang M... Buti pa mag... juice na lang tayo. Orange juice. Na ang brand ay... Yun din. Okay. Eto, dahil nga lagi tayo nag-feature ng mga I Saw the Signs, send them to us at afternoondelight@gmail.com. Again, it's afternoondelight@gmail.com. Padala na kayo. Ang premium nyo, good vibes. Good vibes. Today, we're working on something else, Lord. May pasabog tayo. Pero, syempre, mas gusto muna natin na makita lahat ng mga signs na you feel nakakatuwa at nakaka-good vibes. At alas-stress na. Anong sign yan? It is sign to wrap things up. That will do it for us here in Afternoon Delight this week. I'm Denise Tang. Join us again Monday, the time 2 p.m. The name of the show, Afternoon Delight. Ako po si Lord De Vera. Have a delightful weekend.